Hi guys, welcome to my vlogs. Kumusta kayo? Grabe ang init na no, pero ano pa lang, 8:17 pa lang ng umaga. So papunta ako ngayon sa work. Sa St. Clair naman ako ngayon. Ay, salamat, ang lapit lang. Kasi alam niyo ba, almost every day doon talaga ako sa Liverpool na nagwo-work, and from Ruty Hill to Liverpool, kailangan ko ng at least 2 hours na time allowance para sa pag-travel. Bali 2 hours papuntang Liverpool from Ruty Hill, and then from Liverpool to Ruty Hill another 2 hours na naman. So sabi ko, grabe nakakapagod yung biyahe, at ilang buwan ko na yung ginagawa yon, almost every day. Tapos si Ren kasi, 'di ba, Monday, Tuesday na sa ano, sa bahay lang, work from home siya. So pag Wednesday, Thursday and Friday, ang ginagawa ng asawa ko, di siya nag-work sa office para lang may kasabay ako sa pagbiyahe araw-araw. So sabay kaming umaalis, 7:15 umaalis na kami ng bahay. Darating ako doon 9. Eh minsan maglalakad pa kami pag wala kaming naabutan na bus. So kailangan 7 gayak na kami para yung bus maabutan namin. Hindi na kami maglalakad ng 20 minutes papunta dito sa station. Lalo ngayon ang init na, no? Pagpapawis ang hanap kapag maglalakad ka pa. So ganun ang ginagawa namin ngayon. Sinasamahan niya lang ako ng pagbiyahe. Pero kung tutuusin yung asawa ko, pwede naman siyang mag-work from home araw-araw. Possible naman yon. Or kahit twice a week lang siya mag-office, pwede naman. So alam nyo ba, lately napapaisip ako kung i-give up ko na rin tong work ko sa flower shop, sa pagiging florist. Nabanggit ko naman sa inyo before, no, na hindi naman talaga kalakihan yung sinusweldo ko, baga minimum lang. Pero kahit papano ay sumasapat naman sa mga pangangailangan naming mag-asawa. Nakakapag-share ako sa kanya, at yung asawa ko naman, tuloy-tuloy pa rin yung ano, work niya. Pero yun na, pagka nalimit na, so paano na? So lately napapaisip ako kung itutuloy ko pa ba, maghahanap pa ba ako. But the problem is, hindi ko siya mabitawan kasi paano kung hindi ako matanggap sa work. May mga tumatawag sa akin from Seek, from Indeed. Sa totoo lang, kaya nagtataka ako bakit sabi nung iba ang hirap daw mag-apply online. Kasi majority naman ng mga in-applyan ko online, tumatawag naman sa akin. Initial interview nga lang. Pero okay lang, at least, di ba, nakapasok ako dun sa ano nila, sa list nila. Baga, natawagan naman ako na interview. Siguro nga lang parang mayroon pang kulang sa akin or experience. Kaya hindi siguro ako makapasok talaga. But okay lang, I know may ibang plan si Lord sa akin. At hanggat wala pa, so tuloy-tuloy pa lang ako. Although talagang nahihirapan ako guys sa pag-travel araw-araw. Minsan naiiyak na ako kasi sabi ko, kulang na yung oras namin mag-asawa. Gusto ko kasi sana yung weekend, ano, hindi na ako mag-work. Pero ako pa ba yung magre-reklamo? Eh ako na nga tong may trabaho, di ba? Pag iniisip ko na yung iba nga dyan na student, yung iba dyan na dependent, talagang hirap na hirap silang makapaghanap ng work. Tapos ako pa ba yung magre-reklamo? And then ito nga, no, kwento ko na rin yung asawa ko. Binigyan pala niya ako ng budget, guys, kung pa-makeover yan. Kaya kung mapapansin nyo, ibang-iba yung aura natin ngayon. Kahapon, nagpa-gupit ako, tsaka yan, nagpa-change ako ng color ng hair. Kasi binigyan ng asawa ko ng budget na sobra-sobra pa. Kaya sabi ko, wala talaga akong karapatang magreklamo kahit ako ay nahihirapan. Kasi kumbaga sa iba, napaka-swerte ko pa, at kagaya nito, yung asawa ko, ako yung mahihiya eh guys, kasi siya yung estudyante, pero minsan siya pa yung nagbibigay ng allowance sa akin. Totoo yan, every week ako pa yung binibigay ng allowance ng asawa ko. Plus may mga extra pa na ganito. O minsan pagka nasa mall kami, tinatanong pa niya ako if meron daw ba akong gustong bilhin.
Kaya sabi ko, ay Lord, thank you kasi hindi naman kami masyadong nahihirapan dito. Nasa isip ko lang yung nahihirapan ako. Saga-saga lang muna sa pag-travel kahit malayo. Ang importante ay merong pumapasok na income. Kasi sa ngayon hindi talaga biro na maghanap ng trabaho. Ang daming walang trabaho. But lately nakita ko na din guys, ang daming mga nakapost sa mall. Mga casual position and seasonal. So try nyo lang kasi bare months na ngayon, kaya mag-ready na kayo. Prepare na kayo ng mga resumes nyo, mag-walk-ins na kayo kasi ang daming mga hirings ngayon. Nga lang, ako kasi may iba kong job na tinatarget talaga sa ngayon at gusto ko na kasing i-maximize yung aking visa kasi wala naman akong restriction, di ba? Eh, ang dami nagsasabi sa akin na maximize mo yung working mo kasi wala ka naman limitations. Makahanap ka dyan ng mas malaki-laki pa yung sweldo, yung income. Eh, ano nga ang gagawin ko? Wala pa. Ayoko din namang iwan agad tong work ko na walang kapalit. Mas maganda sana kung magpaalam ako dito na may kapalit na agad. Pero mahal ko yung work ko kasi napaka-therapeutic niyang trabaho, nakaka-enjoy. Ayun nga lang kasi, sobrang layo na kasi parang hindi na yata matutuloy yung shop sa Penrith. Kaya everyday na ako sa Liverpool. At ang iniisip ko lang, pag yung asawa ko natapos na yung contract niya dito sa work niya, wala na akong kasabay magbiyahe, mag-travel papunta dun sa Liverpool. Isang trail lang kasi sinasakyan namin eh. Sa Eunora siya, tas ako sa Liverpool ang baba. Yun lang. Anyways, guys. Tsaga-tsaga lang, no? Ako'y lagi yung nagsasabi sa inyo na magtsaga tayo. Pero, tao lang din. Nakakaramdam din ako minsan na nahihirapan ako. Umiiyak na nga ako sa asawa ko, eh. Pero, naiisip ko naman, nagigilty ako na wala akong karapatang magreklamo. Kasi, sa hirap talagang, masirap yung asawa ko. Kasi, nag-aaral pa siya, nagtatrabaho pa siya. Ako nga, dependent lang niya. Kung tutuusin ako, eh, hindi ako yung katulad ng iba na talagang kayod kalabaw para masupport yung mga partner nila na estudyante dito, lalo na yung naka-masters. Samantalang ako, eto, hindi naman ako inuobliga ng mister ko na mag-share pagdating sa tuition niya. At nakaka-proud lang din yung asawa ko kasi nakaipon na nga kami ng pang-tuition niya hanggang sa makatapos siya ng pag-aaral. So, thank God. Kasi meron ganito yung nangyayari sa amin ngayon. And I pray for those who's looking for the job. Huwag kayong mag-alala. Magkakaroon din kayo niyan. God is preparing something for you. Don't worry. Alright. Dito na ako sa train station. Medyo inahapo na ako. Hingal na. Bye. See ya.